Nakita ni Tyson na ayaw umabante ni Celia, kaya tatanungin na niya ito kung hindi ito komportable. Ngunit bigla nitong hinawakan ang braso niya, hinila siya pabalik, at bumulong. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng pagkain dito? Umiling siya at sinabing, hindi ko alam. Sobrang mahal ba dito? Sa tingin ko lang ay mukhang maganda ang restaurant na ito, kaya gusto kong kumain dito. Marahan niyang hinawakan ang mukha ni Celia at ngumiti. I want to give you the best. Walang magawa si Celia. Naantig siya sa pagiging maalalahanin ni Tyson. Ngunit ang presyo ng pagkain sa restaurant na ito ay nagpaalala sa kanya na harapin ang katotohanan. Nakita ko na itong restaurant na ito sa isang magazine dati. Ang isang ulam dito ay nagkakahalaga ng ilang buwan ng aking sweldo. Masyadong mahal. Ngumiti ng maluwag si Tyson. Okay lang. Treat ko ito. Ngunit mariin pa ring umiling si Celia. Masaya siya na ililibre siya ni Tyson ng pagkain. Ngunit sa tuwing naalala niya na kumikita si Tyson sa pamamagitan ng paghahatid ng pagkain at pagmamaneho ng taxi, hindi niya maiwasang maawa dito. At dahil dito ay ayaw niyang gumastos ng pera. You really don't have to do this. Masarap din ang KFC. Bago pa matapos ni Celia ang kanyang sasabihin, nakita niya ang isang lalaki at isang babae na naglalakad palapit sa kanila na magkahawak kamay. Sa kasamaang palad, kilala niya ang dalawa. Ang lalaki ay si Alex Suarez, ang dati niyang nobyo noong kolehiyo, at ang babae ay si Lucy, ang kanyang kakaklase. Noon ay nagkarelasyon si Alex kay Lucy, kaya nakipaghiwalay ito sa kanya. At ang makita sila ngayon ay nagpaalala kay Celia sa lahat ng masamang ginawa sa kanya ni Alex noong kolehiyo. Sa pag-aakalang malas sa araw na ito para makaharap ang mga ito ngayon, mas pinili niyang umalis. Tara sa ibang lugar na lang tayo kumain. Gusto niya talagang iwasan ang mga ito. Ngunit sa labis na pagkadismaya, nakita siya ni Lucy at tinawag siya, Cel, matagal ka nang nakatayo sa pintuan. Bakit hindi ka pumasok kung nandito ka para kumain? Ang malas ko talaga, halos bulong ni Celia sa sarili. Pagkatapos ay hinawakan niya ang braso ni Tyson. Tumingin sa mga mata ni Lucy at sinabing, dumaan lang kami. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito, pagkatapos ay nagkunwari siyang walang magawa. Ang araw na ito ay isang malas na araw para sa akin. Dahil nakatagpo ako ng mga bitch, nang marinig ito ni Lucy, nabaluktot ang kanyang magandang mukha sa galit. Sino ba ang tinutukoy mo? Nagkibit-balikat si Celia. Walang partikular na tao. Casual ko lang nasabi. Alam ni Alex na sadyang pinapahiya ni Celia si Lucy, bagamat kasintahan niya si Lucy, hindi niya ito tinulungan. Sa halip, nakangiti niyang binati si Celia. Cel, long time no see. Lalo kang gumanda. Gayunpaman, hindi na ito pinansin ni Celia. Hindi man lang siya nag-abala pang itaas ang mga mata para tingnan si Alex. Tiningnan ni Lucy ng masama si Alex. Pagkatapos ay itinuro niya si Tyson na tila sinusubukang manalo sa isang laban. Is this your man? Bakit siya nakamaskara? Cosplayer ba siya o ayaw niya lang makita ng iba ang pangit niyang mukha? Ilang taon na rin kitang hindi nakikita at masasabi kong lumalala ng husto ang taste mo. Tiniis ni Celia ang pagkasuklam. Lucy, huwag kang gumawa ng gulo para sa wala, huwag mong kutsain ang asawa ko. Hindi napigilan ni Tyson ang mapangiti nang marinig niyang tinawag siya nitong asawa. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Celia at sinabing, huwag mong sayangin ang iyong lakas sa galit sa ganitong uri ng mga tao, huwag mong hayaang maapektuhan nila ang iyong mood. Mukha siyang kalmado, ngunit hindi maitago sa boses niya ang kanyang likas na dignidad. Saglit na nawalan ng ulirat si Lucy. Ngunit nang maingat niyang tiningnan si Tyson at nalaman niyang ordinaryong damit ang suot nito, malamig siyang tumawa. Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga pagkain sa restaurant na ito? Sigurado ba kayong kaya niyong kumain dito? Hindi ito pinansin ni Tyson at magkahawak kamay sila ni Celia na naglakad papasok sa restaurant. Kinaladkad ni Lucy si Alex at sinundan sina Tyson at Celia ng malapitan. Hindi niya mahintay kung paano mapahiya ang dalawa kapag pinaalis ang mga ito ng waiter. Ang restaurant na ito ay may tunay na pangalan na sistema ng membership.
at ang mga taong may membership card lang ang maaaring kumain dito. Bukod dito, nangangailangan din ito ng personal na deposito na higit sa 1,000,000 para makakuha ng membership card. Hindi naniniwala si Lucy na makakapasok ang dalawang hampas lupa na ito. Isa-isa silang pumasok sa loob ng restaurant. Nagmamadaling lumapit si Lucy sa front desk at sinabing, "Alex, kunin mo ang iyong membership card at turuan sila ng tamang pamamaraan." Maaaring hindi pa sila pamilyar sa pamamaraan ng pagkain sa restaurant na ito. At dahil doon, napatingin si Alex kay Celia, hindi niya magawang alisin ang tingin dito. Marahil ay iniisip niya kung gaano niya kamis si Celia mula nang itaboy niya ito para kay Lucy. Hindi lamang walang kabuluhan si Lucy, makasarili din ito. Kung hindi lang ito mahusay sa pakikipagtalik, matagal na niyang tinapos ang kanilang relasyon. Alex. Napansin ni Lucy na inilipat ni Alex ang atensyon kay Celia. Sa sobrang galit ay siniko niya ito sa tiyan, "Hindi ka ba nahihiya sa ugali mo sa harap ng ex-girlfriend mo?" Ang huling bagay na gusto ni Alex ay magalit si Lucy at magsimulang magdulot muli ng mga problema. Kaya't inilabas niya ang kanyang gold membership card, kinuha ng waiter ang gold card ni Alex at magalang na hiniling sa dalawa na maghintay sa pila. Hindi napigilan ni Lucy na mapangiti sa pagmamalaki. Itinaas niya ang kanyang mukha, itinuro niya si Tyson at Celia at sinabi sa waiter na, "Dahil sa presensya ng dalawang idiot na yan, mawawala ang gana ng lahat. Pakiusap paalisin mo sila dito." Ang kanyang mga reklamo ay hindi narinig ng waiter. Sa halip ay magiliw itong nagtanong, "Ma'am, kakain ba kayo dito ng kasama mo?" Sumagot si Tyson, "Oo naman." Sa gulat ni Celia, humagalpak ng tawa si Lucy at nagtaas ng boses. "Pinapatawa mo ako. Ang isang membership card ay isang bagay na dapat mayroon sa alinman sa inyo. Posibleng hindi na pagtanto ng mga simpleng tao tulad nyo na kailangan ng membership card para makakain dito." Kahit walang membership card si Celia, ayaw niyang matalo sa momentum na ito. "Ikaw ang gumagawa ng katangahan dito, bitch." Isang waiter ang pumagit na bago pa masampal ni Lucy si Celia dahil sa kahihiyan. "Please, miss, huwag kang gumawa ng gulo. Paumanhin, ngunit kailangan naming hilingin sa iyo na umalis kung ang iyong ingay ay nakakaabala sa ibang mga bisita." Hinila ni Alex pabalik si Lucy habang may sasabihin pa sana ito. Lahat ng mga tao na pumupunta dito upang kumain ay mula sa mayayamang angkan. "Hindi ka ba nahihiya? Kung hindi ka titigil, hindi na kita ilalabas ulit." Nakuha ni Tyson at Celia ang atensyon ng waiter. Nang makita ng waiter na wala ni isa sa mga ito ang naglabas ng kanilang membership card, sinabi niya kay Tyson, "Sir, I'd want to see your membership card." Nang hina ang katawan ni Celia, biglang uminit ang kamay niya sa pagkakahawak. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya ang panatag na mga mata ni Tyson na nakatitig sa kanya. Pagkatapos nito, kumuha ito ng isang palladium membership card. Agad na napalitan ng courtesy ang kilos ng waiter. Si Alex ay nabigla at gayon din si Lucy. May tatlong tier sa membership card ng restaurant na ito. Ang gold card o entry-level card ang pinakamababang tier. Maaaring mag-order at kumain ang may hawak ng card sa restaurant, basta't nasa kanila ang card. Ang platinum card ay isang card na mas mataas ang ranggo. Ang card bearer ay kailangang magkaroon ng net worth na hindi bababa sa 100,000,000 piso. Sa wakas, naroon ang palladium membership card na nakalaan para sa mga pinakaprestihiyosong miyembro. Maraming tao ang hindi kwalipikadong humawak nito at ang mga may hawak lamang nito ay mga kilalang tao. Gulat na nagsalita si Lucy, "It is not conceivable. Ang card na iyan ay peke o malamang naninakaw niya yan." Ipinagtanggol ni Celia si Tyson, "Huwag kang manira sa mga tao nang walang dahilan o tatawag ako ng pulis." Magkahalong galit at pagtatakang tinakpan ni Lucy ang kanyang bibig at bumulong. Isang palladium membership card. Paano nakakuha ang dalawang kapuspalad na ito ng ganoong card? How the fuck? Si Celia naman ay medyo hindi rin mapakali. "Bakit may palladium membership card ka?" Pabulong niyang tanong kay Tyson. "Well, malalaman mo ang lahat mamaya,
bulong ni Tyson, habang minamasahe ang likod ng ulo niya, sinigurado ng waiter na valid pa rin ang card. Pakiusap, samahan mo ako sa VIP room sa ikatlong palapag, magalang na sabi ng waiter. Nagngalit ang mga ngipin ni Lucy habang kinakagat niya ito sa galit at panghamak. She intervened and yelled at the server, gusto ko rin sanang umupo sa VIP section. Ilang beses pa lang siyang kumain dito, at hindi niya namalayan na may iba't ibang antas ng membership card na nabibigyan ng iba't ibang pribilehiyo. Ang mga mata ng waiter ay kumikinang na may bakas ng panghahamak. Sorry miss. Ang VIP section ay maaari lang ma-access ng mga kliyenteng may platinum membership card o mas mataas. Mayroon kang gold membership card na hindi nagbibigay sa iyo ng karapatan sa ganoong mga pribilehiyo. Thank you guys for listening and watching.